guys, welcome back again to my channel. For this video ang gagawin natin guys ay meron akong naisip na iba na naman pong tutorial. Sana patulong ko sa inyo. Okay, so ang gagawin natin guys is ito po yun, no? Paano po natin gawing smart TV ang ating ordinary flat screen TV. So ito po ang amin dito, itong gagawin natin guys. TV natin dito is ordinary lang po. Hindi po ito smart TV. So paano natin to gawin na maging smart TV? So ito po yun guys. Dapat meron po kayo nito. Ito po ay MXQ Pro 5G 4K. So mabibili nyo lang po to sa halagang 1K plus. Online ko lang po to nabili sa Lazada. Meron din sa Shopee. Ipinin na so, ilalagay ko na lang yung link sa baba para direct na kayo makapunta. So, ito po yung mga kasama niya. So, ang HDMI at saka yung power cord niya. Power supply. Okay. So, ngayon, mag-start na tayo kung paano natin ito gawing smart TV ang ating ordinary flat screen TV. Okay. Please, no? Start na po tayo. So, ito po yung ating MXQ Pro 5G 4K power adapter niya tsaka at yung HDMI. So una natin gagawin is connect muna natin itong HDMI dito sa ordinary na flat screen TV. So ang model po niya is Pinsonic, mga mumurahin lang pero okay na din. So ayan, salpak muna natin ito. So depende na kayo kung saan nyo ilagay, basta may HDMI. Teka lang guys. So ayan, kunik ko na natin ito sa HDMI port. And then itong isa naman is dito na sa pakulit natin yung HDMI sa TV. So yung isa naman is dito na sa MXQ Pro. So hanapin nilang po. So tsaka pala yung mga port niya dito sa likod sa HDMI is mayroong USB, so audio. So dito pa yung HDMI saka sa internet LAN port. So, ito yung sa LAN port at saka sa power supply. So may isa pa dito sa mga SD card. So malubi kayo po kasi kahapon nag-ano tayo sa printer yung mga ink, daming ink. So yan, salpak na natin itong HDMI cord dito sa HDMI port ng MXQ. So yan. Then susunod naman is yung power supply niya. Asay mo na ni. Salpak natin then dito. So sa HDMI 1 ba or sa HDMI 2? Depende po yan kung ilang HDMI port po yung sa TV niya. So halimbawa itong akin is nakakonnect siya sa HDMI 1. So set lang po yan, enter 1. So yan o, sa HDMI 1 po siya. So ito po yung pictures niya, sa dashboard niya. So yan po ang lalabas kung nakakonnect na po siya dito sa MXQ po. Ngayon settings tayo, i-connect na natin ito sa internet. Okay, yun guys. So, dito na tayo, no? So, pwede natin siyang gamitan ng mouse. Ito.
So una namin ginamit noon is ito po yung controller. Ito yung ginamit natin, which pwede siyang ma-remote. Bluetooth lang siya guys. So, dahil na lubat na to, nasira na. So ginamit namin is mouse na lang. Pwede mo rin siyang gamitan ng keyboard. Pwede mo rin siyang gamitan ng keyboard mamaya. I-test natin yan. Keyboard. Para rin siyang computer guys. So ayan, mouse na itong gamit ko. So select natin to, punta natin to, i-connect muna natin to sa internet. Punta tayo sa settings. Ayan. And then sa network. So connect natin to sa wifi nyo. Kung may wifi kayo. Well, automatic connected na to guys. Ayan, nakakonnect na po to. So check natin to sa ano mga features dito. Meron. Connected internet. So ayan guys, connected na po siya sa internet. So ayan, play na siya. YouTube po yung so ayan guys, para lang siyang Android. Nakonnected siya sa internet. Ordinary touchscreen TV. So kung makabili kayo guys, check nyo na lang.